Grabe nga raw itong naging transformation ni Andre Davis ngayong off-season. Pero bago natin yan pag-usapan mga idol, may update na muna dito kay Damian Lillard ayon kay Shams Aranya. Dahil ito nga raw ang binabalak ni offer ng team ng Miami para sa Blazers. 3 to 4 first round picks, mga pick swaps mga idol, second round picks. And then si Tyler Hero masi-ship out nga daw sa third team mga idol, and then mga expiring contracts pang puno, and then a young player. Yan mga idol ang binabalak parang naman ng team ng Miami Heat, hindi pa nila officially na ino-offer. Pero ayon sa mga Blazers fans mga idol, ay sa inyo na nga daw yung inyong balak ni offer. Payo nga nila na dapat nga daw panatilihin ng Blazers ang kanilang inihingi dito kay Damian Lillard noong mga nakaraang taon pa nga. Kung saan mga idol, kailangan daw nila ng legit na star player kapalit ni Lillard, and then young and upcoming player na magaling din, and then maybe 4 to 5 na first round picks and then second round picks. Yan daw mga idol ang worth it na kapalit ni Damian Lillard at hindi nga daw itong binabalak ng team ng Miami Heat. And mga idol, yun ay imposible para sa team ng Miami Heat kung wala ngang tutulong sa kanila na ibang mga NBA teams. Kapos na kasi sa assets itong team ng Miami mga idol, wala na rin at konti na lang ang kanilang mga first round pick. And then yung kanilang mga young player mga idol ay parang hindi pa nga interesado dito ang team ng Blazers. So we might see the Damian Lillard trade mga idol na ma-stretch pa nga. Siguro hanggang bago pa nga siguro mag-start ang season, or maybe hanggang February pa bago ang trade deadline. Pero anyways, ngayon ay atin lang ang pag-uusapan ang transformation nga daw ni Anthony Davis ayon sa mga Lakers fans. Well, finally, may update na tayo na nakita dito kay AD since nung sinabi nga ni Rob Pelinka na ang Lakers ay re-replikahin ang 2020 Lakers Championship Team, kung saan si AD babalik na nga daw sa power forward position and then kukuha daw sila ng sentro. At natupad naman yan, na-fulfill naman yan ni Rob Pelinka sa free agency. Ganyan talaga ang kanyang ginawa mga idol kung ano ang sinabi niyang plano ng team ng LA Lakers. And then mga idol, after ng ilang weeks, eto na si Anthony Davis, looking real skinny. Ayon dito sa mga Lakers fans, grabe nga daw ang ipinayat neto ni AD mga idol compared netong mga nakaraang season, kung saan medyo bulky nga itong si Anthony Davis dahil required siya na maglaro sa center position. And now ngayon mga idol, na abisuhan nga siguro siya ni Rob Pelinka na AD, ikaw ay babalik na sa power forward position, ay mukhang nag-lose ng weight itong si Anthony Davis, and that will unlock mga idol ang kanyang mobility, agility, bilis na naman sa court. Last time na si Anthony Davis ay naglaro ng full-time power forward sa Lakers ay nung first season niya. And guess what mga idol, nung first season niya sa Lakers ay siya nga ay MVP and Defensive Player of the Year candidate. Kaya naman mga idol, ito ang kinai-excite ng maraming Lakers fans na si Anthony Davis. Balik na sa pagiging skinny Anthony Davis, balik na sa kanyang natural na posisyon, balik na sa kanyang natural na paglalaro, and that will bring good things nga daw para sa kanila. Magandang araw na tumigil na si Rob Pelinka sa pag-experiment niya ng roster at bumalik na lang dun sa talagang napatunayan na nila sa true and tested nila na kung saan si AD sa power forward and then another center kagaya ng 2020 Lakers. So talaga nga naman mga idol, masasabi natin na matalinong move, magandang move ito para kay Rob Pelinka sa team ng LA Lakers. Dapat natin silang bigyang kudos mga idol sa roster moves na kanilang ginawa. Ngayong halos makukumpleto na nga sila mga idol at parang namumukaan na natin kung ano ang kanilang magiging roster for next season, ay I think makiklaim natin ang team ng LA Lakers ang isa sa mga top contenders for a championship next season.